Good day everyone. Ngayon magpapalit tayo ng clutch master cylinder kasi pumatagas yung clutch master sa loob. So, pakita ko lang. Ito. Ayan o. May tagas siya. Nakailang palit na ako ng repair kit. Normally repair kit okay lang siya dapat, kaso hindi siya nagagawa. Kaya I decided palitan ko na yung buong clutch master cylinder. At kung napapansin nyo, nangingitim lagi ito. Tapos nauubos lagi yung pinaka brake fluid niya. Start na natin. Bali ito 12mm na bolts, tapos ito 10mm lang. Pero alisin muna natin yung laman ng pinaka reserve one. So using our suction bulb or suction syringe, ubusin natin to. Make sure na wag tumapon sa pintura. So, luluwagan muna natin to. Bubuksan natin yung sa loob. So, nalusin na natin to. Bubuksan na natin to. Kapalit. Ito. Ayan o. Ito niya. Tumatapon siya sa loob. Ayan. Compare and contrast lang natin siya. So ito yung luma. Yung bago. Gawa siyang thick. Thick. Hindi siya rig. Kasi thick siya. So ayan siya. So at nabili ko to sa Lazada. 1.5 ang isa. Snap ring niya, yung pinaka internals niya. Hindi ko nabubuksan. Ito, yun mo. Oops. Ayan. Ayan, yung mga tagas-tagas na. Okay lang, palit na ako ng ano niyan. Ng repair kit. Kaso, ganun pa rin. So, nag-decide na ako bumili ng bago kasi masisira yung pintura sa loob. At the same time, iba yung feel ng clutch. So, ayan siya. Hindi ko na siya i-bench bleed kasi ideally, at bababa ng kusa via gravity yung fluid.
So, kakabit ko na lang siya, tapos lalagyan ko siya ng fluid. Pagkalagay ko ng fluid, bubuksan ko yung breaker, ay yung bleeder valve sa baba, sa mast, ay sa sleeve. And then, papababain ko lang dun yung pinaka-brake fluid. Okay, so, kakabit ko na siya. Ito sa loob ko na i-adjust to. Mamaya, pakita ko sa inyo. Pasok mo lang siya ganyan. Ayan. And then, pero punasan muna natin to para, ayan, tingnan mo. Madali lang naman siya actually. So hand tighten mo lang muna lahat para sigurado hindi siya cross thread. Nakabit na natin to sa loob. Tapos i-bleed na natin siya. Palagyan natin ito. Ayan. Takpan natin. Buksan natin to para ma-bleed natin yung lumang fluid dun sa line. So ganyan siya. Ayan, akit dito yung fluid. Ganyan. Doon. So may ipon lang dito yung fluid. Tapos yung hangin na akit. Pero ayan, ipapump ko na yung pinaka clutch. Okay? Pakita ko na rin kung paano ang itsura niya. Yow. Yun, may lumalabas na. So, nakita niya lumaangat yung tubig. So, ibig sabihin na flush ko na, ay bumaba na yung tubig doon. So, kukontinuin ko lang yung, isasarado ko muna to. Ayan. Ipunin ko lang yung pressure. And then, bubuksan ko to. Ayan. Kita niyo yung bubbles. Ayan. So, bababa, bata angat dito yan. Yung bubbles. Sarado ulit natin. So, open ulit natin. Ayun o. Galit na galit yung bubbles. Malambot pa tapakan niya. Pansin nyo, mag-isa lang ako. So, may ginagamit akong pang tugot dun sa clutch. Para ma-hold niya yung pagkakatapak. Tapos, bubambahin ko lang ng mga 10 times. Ayan o. So, just a couple of pumps. Pansin nyo, ubos na yan.
Yun na, yun. Ubus na. So, you'll have to monitor that as well. So, you won't start again. Kasi pag natuyuan ka niyan, balikan simula. So, iyak ka. Yan, may umaalulong ng doggy-doggy. So, bombahin ko lang siya. So, one last check. Para lang sure na wala nang hangin. So yan, wala na hangin, wala na bubbles. So mukhang okay na. Di ba, mabilis lang. So yan lang, quick and easy replacement DIY ng ating clutch master cylinder. And then, titest drive na natin siya. Bali, titest drive na natin siya. Check natin kung may mga problema. So, make sure na naka-max yan. Yan. So, kita nyo, malinis na siya. And then, syempre, ito na dapat lang masarado. Yan. So, ganun lang siya kabilis. Ito yung luma. So, tatago na natin siya. Ang presyo nitong bago na FIC ay 1,500 na in order ko sa Lazada. At syempre, papost ko sa, descriptions yung price. So, tatabi muna natin siya. Test drive tayo. And so, hi guys. Ikot lang tayo. I-feel lang natin yung bago nating clutch master. Okay naman siya. Pumapasok naman sa cambio. Wala namang feeling ng hesitation o what. Tapos medyo maganit lang siguro kasi bago, at ito nasasagad mo talaga siya. Yung dati kasi kalahati lang. Ayun o. Bukas natin malalaman pag umalis talaga kami. Ay, hindi, holiday pala bukas. Susunod na araw pa siguro. Pero ito, so far, okay naman siya. So, titest drive ko pa siya ng medyo malayo-layo para lang ma-sure na walang problema. At dumidilim na. Yawn. Tapos tingnan natin ano naging problema nung luma. See you later. So, marahil nagtataka kayo bakit ko siya pinalitan. Well, kasi tumatagas na dito yung fluid. And normally, may mga kahit anong palit mo na ng repair kit niyan, eh, hindi na siya talaga nawawala yung tagas niya. So, instead na ma-problema ko in the future, pinalitan ko lang ng buo. Well, yung repair kit kasi yung Seiken na brand, 550 ang isa, nakadalawa ko nun, so 1,100 na. Bumili pa ako ng Redline, nahirapan akong ikabit kasi hindi siya tumutuloy. Parang ano siya, lagi naubusan ng pressure. Tapos nung nakaraan naman, pumutok yung sleeve, kaya naisip ko dito na yung problema. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung, kung bakit 100% sure ako na ito yung problema. Matapon pa yung ibang fluids. So, ayan siya, diba? Ay! So, alisin natin yung
snap ring niya. So yung loob niya, spring loaded nga pala to. So tatapon ko lang yung fluid. So ayan siya. Ito yung pinaka rubber niya. So ganito yung itsura niyan. Every time you depress the clutch pedal, magpo-force siya ng fluid papunta dito. So gaganon yan. Gaganon yan. Ngayon, pagbabalik siyang ganon, dapat walang fluid na lalabas dito sa kabila. Kasi ito yun eh. Ito yung pipigil sa kanya lumabas dito. Ang kaso, kita ba? Ayan. Kita nyo? Ayan. Meron na siyang gasgas. So, tumatapon na siya dito. Hindi na kasi siya pantay. So, kahit anong gomang gamitin mo dito, hindi na niya mapipigilan lumabas dito. Eventually, matutuyuan ka ng clutch fluid or brake fluid. Tapos lalabas lang yan dito. Tapos masisira lang din yung pintura nung sasakyan mo sa loob. Kaya, pinalitan ko na. Ayan. So, thank you so much sa panonood. And, huwag po kalimutan mag-subscribe. At, i-like na rin yung video kung nagustuhan nyo. Kung hindi, i-like nyo pa rin. Stop. Bixby, stop.